Ito naman kasing si Mr. Willie Revillame. Eh. Meron tayong nabasa na isang komento ng isang netizen. Talagang napakaganda. Kaya gusto natin i-share sa ating lahat. Gusto kong i-share sa ating lahat. Kung natatandaan niyo po, ang sabi natin si Willie Revillame, eh, ano daw kasing platforma yung tinatanong niyo dyan sa TV5, eh, hindi pa naman daw siya nananalo. Ang iniisip daw niya ngayon, ang concern daw niya ngayon ay kung paano siya manalo. Huwag daw muna yung mga platforma na yan. Okay, hindi pa ako nananalo. Huwag niyo muna akong tanungin ng mga ganyang bagay. So yun, pwede lumabas din. Kasi kung ikaw ay may naisip na mula noon or from the start na nakapag-decide ka to run, siguro kahit papano ang naging motivation mo ay kung ano yung advocacy mo, kung ano yung gusto mong ipatupad na batas, kung ano yung gusto mong gawing batas. Okay, yun yung magandang motivation. Pero kung wala kang ganon, kung wala kang kung wala kang passion on something, an advocacy on anything, ay talagang ibig sabihin yan, naudyukan ka lang, nabuyo ka lang, na inamin na rin naman natin sa Mr. Willie Revillame. Eto, sabi ng isang netizen, tama naman daw itong si Mr. Willie Revillame. Huwag daw munang magbilang ng sisiw kung wala pang i-flow. Okay? Mga ganun tulad daw na si Mr. Willie Revillame ay siguradong hindi daw marunong magnakaw sa kaba ng bayan kasi hindi naman daw alam ang pasikot-sikot sa pagkurap. Kasi nga mahina, first timer nga naman, so hindi daw alam kung paano mangurakot. May mga legislative team naman na pwedeng buuin na kinabibilangan ng mga attorneys at political science or public administration yung mga tao na may ganung background, sabi niya. Oh, may punto siya. Ano ho? May punto na tama. Hindi naman talaga na kasi nga yung qualification ng isang senator, ano ho? Hindi naman ganun kataasan. So siguro, given the chance, talagang dapat may mga ganitong team na mga siwa. Kaya lang, mas maganda ata itong sagot ng isang netizen. Sabi niya kasi, tama, hindi nga kurap, wala namang naiambag, talo pa kamo ang susumahin. Kung susumahin, kasi pasasahurin sila. Okay? Yung mga staff nila, pasasahurin din. Yung operational expenses ng opisina, sagot din ng gobyerno. Baka nga may mga exceptions pa yan, sila sa buwis. Hindi naman sa minamaliit natin ang kakayahan at ang si Mr. Willie Revillame nga. Kaya lang, ang Senate ay tagagawa. Amend ng batas, ang trabaho, hindi tagapamigay ng ayuda. Yan ang akala, iba, ng iba. Magaling daw kasing at mapagbigay itong si Mr. Willie Revillame. Tumutulong daw sa mga nangangailangan. So, may punto. Hindi naman talaga ganyan ang trabaho ng isang senator. Okay? Anyway, nakagulat lang na ang mga katulad ni Mr. Robin Padilla ay posibleng yung madagdaga na nandiyan pa si Philip Salvador. Pero yun nga, paalala sa mga kababayan natin na sana po maging mapanuri tayo. Sana po ay matuto na tayo. Good luck.